Bumili nga ako kahapon ng manok sa palengke para lutuin siya ng tinola ngayong araw. Dapat nga tanghalian ko lulutuin to pero naalala ko wala nga pala akong pansahog dito. Kaya syempre gawa natin ang solusyon yung problema ko. Ang target kong kunin ngayon ay dahon ng sili at bunga ng papaya. Kaya syempre wala tayong dahon ng sili kaya maghanap tayo dito sa iba. Sabi nga nila pag andito ka sa probinsya ay hindi ka magugutom. May tama nga rin naman sila. Basta masipag ka maghingi at maghanap sa lupa ng iba, abay, hindi ka magugutom. Bago nga ako maghanap ng isa sa hugo sa tinola ko, i-shoutout muna natin itong viewer at vlogger din na si Easy Customized Coffee. Maraming salamat, Sisi, sa palaging pagsuporta at panonood. Binabagtas ko na nga itong sapa at malapit na akong malunod. Kunting akmulan nga kanina, kaya itong dinadaanan ko, bahana. Kung kailangan kong tawirin ng bundok at languyin ng dagat, makakuha lang ng pansahog sa tinola ko, abay, gagawin ko eh. Abay, syempre, sayang ang manok. Ang mahal kaya ng bilihin ngayon. Sobrang tipid ka muna bago ka makabili ng karne at tayo naman mabigay ng manok ng kapatid ko. Yung manok na kasi, may lahi. Lahing dago. Palalim na nga yung tubig dito sa sapa na inatapakan ko. No? Mahaba-haba pa nga niyang lalakarin ko bago siguro ako makakita ng dahon ng sili. Dito sa probinsya, maswerte ka kung may alaga kang manok at may malapad kang lupa. Bakit ka mo? Eh, manok ang nagtatanim dito sa lupa eh. Tinutukan nila yung sili tapos pagtae. Di alam mo na, tutubo na yun kung saan-saan yung mga sili na yan. Tingin-tingin na nga ako sa paligid, baka sakaling makaspat na ako ng sili. Sakto, may sili dun sa uhan ako nakita. Kaya ano pang gawin natin? Di tanggalin na natin yung mga dahon at na mailahok na sa ating tinola. Nagkukumahog na nga ako sa pagkuha ng dahon at baka maabutan tayo ng may-ari ilagot na. Siguro sasandukan ko na lang siya ng tinola ko, pang areglo ba? Kunti nga lang yung dahon ng ibang puno, kaya maghanap pa tayo dito sa bandang gilid. Makapal nga niya ang mga dahon ng dayami, kaya kailangan mo talagang busisiin kung nakuha mong dahon ng sili ay sili talaga, hindi busisi. Ang lalaki at ang tataba nga ng mga dahon ng sili dito, siguro nasa tamang tao. Nagmamadali na nga ako sa pagkuha dyan at baka yung maabutan pa ako ng totoong may-ari, may kalalagyan talaga tayo. Siyempre, itatanggi ko akong kumuha, ituturo ko siya. Magahay pa yan eh, oh. Wala nga kaalam-alam ang kapatid ko sa pinaplano ko, pero mas maganda na yun para walang lusot, di ba? Kontento na nga rin ako dito sa nakuha kong mga dahon ng sili, kaya siguro, diretso na ako dito din pabahay. Sa totoo lang, hindi lang din naman talaga ako basta nanguha lang dyan ng dahon ng sili. Nagpaalam naman talaga ako, pero yung napagpaalaman ko rin pala, eh hindi rin naman pala siya yung may-ari ng sili. Pero syempre, kung magtatanong ka, hindi ko sasabihin, pero wag mo kong pilitin, sasabihin ko rin. Naglalakad na nga ako pauwi at nadadaanan ko naman yung sapa na puno na naman ng baha. Dito sa probinsya, kailangan mo na mahabang pasensya at abilidad sa buhay. Kagaya ni Kuya o, ang sipag, di ba? So hinahaba-haba na nga ng paglalakad ko dito na sigurado naman yung may alipungan ako pauwi. Kunting lakad na lang, malapit na rin naman ako sa tulay at madadaanan ko na yung kalsada. Siyempre, tiis-tiis lang para makatikim ng tinola, di ba? Abay, lakad-lakad lang ang puhunan eh. May pansahog ka na. Naglalakad na nga ako pauwi. Uy, may manok. Buti na lang, may manok na ako. Pinakita ko na nga rin yung barangay hall namin at syempre yung dinadaanan para hindi ka na maligo pagpunta mo, di ba? Nakarating na nga ako sa bahay at binigay ko na kay mama yung ninakaw kong sili. Eh, kinuha ko palang sili, maliba? Ayan, magpre-prepare na ako magluto. Inihanda ko na nga yung sangkap ko at yung manok na dapat kong hiwain at alala ko naman pala, wala na naman pala akong papaya. Yun ba naman to? Bago yata ako makaluto ng tinola eh, may iikot ko tong buong barangay namin kahihingi ng sahog ko. Buti na lang, mabait tong kapatid ko. Abay, sungkit kagad siya ng isang papaya eh. Abay, dapat lang, wala siyang tinola mamaya. Nagmamadali na nga akong kunin yung papaya ko at magagabi na hindi pa ako nakakaluto. Bit-bit ko na nga yung papaya ko, tuwang-tuwa pa ako dahil sa wakas makukumpleto na yung ingredients ko sa tinola ko. Excited na nga ako niyan pa, wey, nang tinawa ko ng kapatid ko para makipakita yung kanyang limlimang sisiw. Isip ko, aayos. Meron na akong manok na makukuha sa susunod namang magtutinola ko. Palakihin mo lang yan, brother, at sigurado may tinola na naman tayo sa susunod. At ayun nga ni, at pauwi na ako. O siya, maraming salamat sa panonood. Bye!